What is up mga brad? YDV sir. Ngayon mga brad is babiyahe po tayo. Uuwi po tayo ng Rizal. So ngayon habang pauwi po tayo, magbibigay po ako ng feedback mga brad dito sa aking bagong kabit na visor ng ating NMAX na version 1. Clear po siya na long na visor. So, kumbaga, kakakabit ko lang po ito. First time ko po itong gagamitin ngayon mga brad. Magbibigay ako ng feedback kung okay ba siya, comfortable ba siyang gagamitin. Kasi kung forma lang, maporma talaga siya. So, siyempre, doon tayo sa paggamit. Kung anong purpose niya, kung anong advantage niya, saka disadvantage. So yun mga brad, samahan niyo ako sa biyahe ko. So tara, let's go! So yun nga mga brad, napopormahan kasi ako dito sa visor na ito. Kasi bukod na mahaba siya, baka mataas, tapos clear din siya. So subukan natin, kaya sinubukan kong bumili nito. Sinubukan kong magkabit nito. Kung okay ba siya gamitin. O maraming kulay niyan, may smoke, meron ding black and white. So yung clear po yung napili ko kasi siyempre motor po itong dala natin, hindi naman to sasakyan. What? So baka kasi hindi tayo komportable na di masyadong kita yung yung daan. So ito, first time kong gamitin ito. So magbibigay po ako ng feedback. Kumbaga itong ibibigay kong feedback sa inyo mga brad is based lang ko ito sa na-experience ko. Kumbaga para sa akin lang ito. Siguro hindi naman lahat pare-pareho yung impression nito. Kumbaga yung sa akin lang. Kumbaga yung na-experience ko lang nito. So yun nga mga brad. So dahil first time ko nga siyang gagamitin, so siguro naninibago lang ako. Kasi medyo hindi ako komportable mga brad. Oh no! Kumpara dun sa una kong visor. Siyempre yung stock kasi ng visor ng NMAX natin, maiksi lang po yun. Itim siya pero maiksi lang. Kung makakita mo yung harapan mo ng buo. So dito naman ito kasi yung niya, yung dulo ng visor niya, mahaba kasi ito. So sakto dun sa mukha natin. So ibig sabihin, harang yung nakakaharang talaga siya sa paningin mo. So hindi ko lang alam dahil siguro gabi ngayon. Hindi ko lang alam, hindi ko pa natesto sa araw pero naninibago ako mga brad kasi iba yung iba siya eh, parang may grado. Parang may grado siya. Katapos ngayon, pag may kasalubong ka na ilaw, pag may kasalubong ka sa sasakyan, siyempre nakailaw. Siyempre hindi mo na makikita yung yung harapan mo. Hindi mo na makikita. Kumbaga siguro pagka tumagal, pagka nasanay na ako nito, baka masanay lang, baka magiging komportable na ako nito. Pero siyempre sa ngayon mga brad, di talaga akong komportable kasi medyo siya, malabo para sa akin. Medyo may grado yung lens niya. So dahan-dahan lang muna tayo. Hindi naman pwedeng lagi tayong tatayo parang gaganyan, di ba? Para lang makita yung daan. Siyempre, doon tayo kung saan straight yung upo natin. Hindi rin tayo binihiyaan ng kasi. Hindi tayo binihiyaan ng tangkad eh. So, ang height po natin mga brad is 5'4 lang. So, talagang ito, pag umupo ako sa motor ko, sakto talaga, sakto sa mukha ko yung yung level nung visor. So maporma siya mga brad. Kung sa porma lang ang pag-uusapan, napopormahan talaga ako nito.
Tapos yung hangin niya, mga brad, yung kumbaga yung hangin. Dati sa una kong visor, yung stat. Kumbaga yung una kong visor nito. Kumbaga yung hangin niya, yung tama ng hangin sa katawan ko. Tapos siyempre, parang diretso yung hangin. Sakto yung tama sa iyo eh. Pero ito mga brad, pakiramdam ko sa helmet ko talaga sa pull yung ano eh, yung hangin niya. Sa wala, hindi sa katawan ko, hindi sa mukha ko, pero sa pull sa helmet. So ngayon, pakiramdam ko sa helmet ko mga brad, parang lumakas yung wind noise niya. Ewan ko lang, narinig niyo yung wind noise. Pero narinig ko talaga, hindi tulad nung una. Wala namang ganun. Kumbaga, siyempre normal 'yon, may hangin, pero di ganun kalakas. Pero ngayon mga brad, ramdam ko eh, rinig ko yung hangin na talagang sa helmet ko. Talagang rinig ko yung wind noise. Pero ewan ko lang kung napipick up ng mic po natin. Sana hindi. Pero malakas yung wind noise mga brad ng helmet natin. Sarado po lahat ng mga ventilation ng helmet natin. Pero rinig ko pa rin. So, sana hindi siya napipick up nung microphone po natin. Kasi kung nagkataon na ganun, mabagal nga lang takbo natin tapos nagkaka-widness yung audio natin dahil dito sa visor na ito, tatanggalin na natin to. Para saan pa to, di ba? Hindi naman pwedeng puro forma lang ang atupakin natin. Ay ano, ramdam ko talaga mga brad, ramdam ko yung hangin. Tutusin, mabagal lang po tayo. So yun nga ano mga brad, ewan ko lang pagka-araw, pagka nagamit ko siya ng araw. Dahil siyempre first time natin gamitin siya ngayon, gabi pa. So yun nga, hindi ako komportable. Ninibago talaga ako nito. Try natin pag nagamit natin siya ng araw kung okay siya. Pag ganun pa rin, pag hindi tayo nasanay, hindi tayo komportable talaga, siyempre balik natin yung stocks natin. Saka siya nga pala mga brad, kanina inataw ko siya dun sa may maluwag na daan. Inataw ko siya, iba yung takbo niya mga brad, parang ramdam ko, kunti lang naman siya, pero ramdam ko talaga na ano, parang pinipigilan siya. Bagay, hindi issue 'yon para sa akin dahil hindi naman speed yung habol natin eh. Hindi naman tayo nagkakarera eh. Hindi naman kailangan natin ng sobrang bilis na motor. So hindi issue para sa akin 'yon. Sa akin lang magiging komportable. Pero 'yun nga, medyo naninibago po ako. Siguro medyo tumagal-tagal eh, siguro masasanay na po ako nito. Nahihirapan talaga ako mga brad pag ano. Para akong naduduling eh. Para akong duling. May grado kasi yung ano niya, yung lens. Ayun oh, parang may grado. Para akong naduduling. Sana pag-araw okay to. Saka yun nga, pagka may kasalubong akong ano, sasakyan, pagka na ano yung natapat sa ilaw, malabo. Siyempre, talagang ganun, dahil may harang yung harapan natin eh. Ginusto natin yan eh. Dahil yun nga, maporma. Problema. Yun nga, siyempre, yung comfort natin sa biyahe. Pero okay lang naman, carry naman. Yun nga lang siyempre may pagkakaiba talaga. Pero okay lang yan mga brad. So yun nga no mga brad, yun lang po yung maibigay ko sa inyo na feedback tungkol dito. Dahil first time ko pa talaga siyang gagamitin, kumbaga first impression lang po ito.
tungkol dito sa visor na ito, mga brad. Hindi ko alam kung anong brand yan eh. Wala namang brand na nakalagay, pero long siya tapos clear na visor. So yun lang po yung maibigay ko sa inyong feedback, mga brad. So dito ko lang tatapusin ang aking vlog, mga brad, kasi talagang medyo matraffic. Hindi medyo matraffic, matraffic talaga. So dito ko lang puputulin yung vlog ko kasi para makapokus po tayo sa pagmumotor. Kasi medyo malayo-layo ko po tayo, mga brad. Rizal po yung pupunta natin. Ngayon nasa Laguna po tayo. So yun nga, no, mga brad. Kita-kits na lang po tayo sa sunod kong vlog. So thank you. Once again, this is Loy TV.